nagtatrabaho, nararamdam po ako ng mangangalay sa aking kamay at parang tinutusok po ng karayong. Sa akala ko po, simpleng ngalay lang po, hindi ko po siya pinansin. Until one day po, yung inaawakan ko po, nalalaglag na po. Hindi ko po napapansin. Then umuwi po ako ng Pilipinas, nagpa-check up po ako kasi nag-worry talaga ako. Then pagpa-check up ko sa St. Luke's, kinapalang po ng doktor, ng isang ortho-surgeon specialist po, sabi po sa akin, suspected ko yan sarcoma. Para maka, siguro tayo, undergo ka ng biopsy. Nagpa-biopsy po ako, hanggang grabe po, napakasakit. Hanggang buto po, kinunan po ako ng specimen. And then, one week po, lumabas po yung result po. Lumabas po, Ewing sarcoma versus osteosarcoma po. Sabi po ng doktor, di ma-identify kung ano yung sakit mo. Nagpa-CD99 po kami. Confirm po, Ewing sarcoma. Then, binigyan na po ako ng stage 2B. Di po ako naniwala, nag-second opinion po ako sa ibang hospital. Then, nagpa-third opinion po sa PJs na po yun. Bali, yung sabi rin po doon, kailangan po ng chemotherapy. Nagpa-chemotherapy po ako. Recycle. Yan po yung first session po. Bali, yan po yan. One week po. Talagang nasa kama lang po ako. Walang babaan. Talagang di po nakakagalaw yung katawan ko. Talagang bagsak. Nagsusuka. Di makakain. Talagang parang tandila po talaga. Inuubos na po yung lakas ko. Then natapos ko po yan. Then, nagpa-evaluate ulit. December 13 po, nagpa-evaluate po kami. Sabi po ng doktor, walang pagbabago. Yun. In-admit na po ako ulit for operation. Akala ko po yung simpleng opera lang. Yung pala, puputuli na po. Then, di po ako pumayag kasi bilang tao po, pamilyado po ako. Talagang nasanay po ako na kumpleto yung katawan ko. Talagang kinilit po ako ng doktor, sabi sa akin, kung di ka magpapa-opera, napakalit ng chance na bumalik ka. Anong gusto mo? Mawalan ka ng kamay, mawalan ka ng buhay. Doon po, nag-decide po ako, nagpa-opera po ako, mali. Na-opera po ako na January 2014 na po. Doon po ako na Christmas, ng bagong taon, talagang mahirap po. Yun, nagpa-opera po ako. Tapos, akala ko, pagpa-opera ko, okay na. Pagpa-check up ko po ulit, another 3 cycle na naman. Balik na naman po ako dun sa dati kong buhay na. Talagang di po nakakabangon, di nakakain. Talagang mahirap. Talagang sabi ko, ganito na ba talaga? Then tinapos ko po yun. Kasi gusto ko pumabuhay para sa pamilya ko. Kasi may nakdip po ako. Yun, para tinapos ko po yun ulit. Tapos nagpa-evaluate na naman po kami. December 2014, December po, nagpa-evaluate po kami. Pagpasok po ng January 2015, lumabas po sa baga, hanggang umakita po sa baga ko, kumalat na po yung cancer. Bigla po inakit mo ng stage 4. Sabi ko, Doc, ba't ganun? Sinunod ko po yung procedure nyo. Nagpa-chemotherapy ako. Binigay ko na yung kamay ko sa inyo. Pinaputol ko, ba't ganun umakit pa? Talagang pagsabi niya na stage 4 na panibago ka na naman ng 6 cycle na chemotherapy. Bali po, dami pong sinabi yung doktor, di na po ako makapaniwala. Yung isip ko po noon, talagang wala na. Sabi ko, hanggang doon na lang po. Sumunod po ako, nagpakay mo, alang-alang po, kasi pinipilit po ako ng pamilya ko. Parents ko at saka wife ko na ituloy na lang natin kasi nandiyan na eh. Sabi ko, magpapagabot pa, gano'n naman, mamamatay naman rin eh. Yun po, until one day po, yung supervisor ko ng wife ko, binilisan ko yung in global.
Sabi ko, sige, subukan natin. Wala, total, wala namang mawawala kung hindi ko susubukan. Tumay po. Talagang yung pag... Ayun po. Ako dyan, kung hindi nyo po na... Talagang yan, ako po yan. Napaka... Nag-take po ako ni C24/7. Sinunod ko po yung procedure. 1 week po, ramdam ko po yung... Talagang iba yung tama sa katawan ko. Tapos... Tinuloy po, natapos po yung chemotherapy. Sinabayan ko po ng C24/7. Hanggang nag-mega dose po ako. 333. Hanggang ngayon po. Pagpa-check up po, nag-evaluate po ako ulit. Lumabas po sa CT scan. Ano na po, nagbago na. Talagang yung... Lumabas po sa CT scan, sabi po ng doktor, bro, stable ka na. Sabi ko, talaga dok, para makasiguro tayo, magpa-bone scan ka po ulit. Nagpa-bone scan po ako, yung lumabas na po sa result ng bone scan. No evidence, metastasis, bone disease, whole body. Kaya po, thank you po. Thank you po. Yan po yung lumabas. Kaya po, thankful po ako sa AIM Global. Kasi, nung time po noon, talagang akala ko mamamatay na ako. Yun, talagang sabi ko, Lord, thank you po. Kasi, binigay mo po yung instrumento, yung AIM Global. Lubos po ako nagpapasalamat sa BOD, ay Doc Ed, kay Doktora Connie, kay Sir John, kay Sir Francis, at sa grupo ko po sa MIA. Kasi sila po yung gumabay po sa akin. Kasi po, talaga wala na akong pag-asa ko. Family ko. And siyempre po, sa may buong may kapal, talagang Almighty God, sabi ko, kasi, kumbaga, hopeless na ako, pero hindi po ako bumitaw sa paniniwala. Sabi ko, balang araw, darating po yung bibigay sa akin ng pag-asa. Yun po. Siguro po, masabi ko na lang po, sa pinagdaanan ko, naway makatulong po sa mga katulad ko po dati na cancer patient na nawawalan ng pag-asa. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Lumaban po kayo kung para sa pamilya niyo, para sa mga tao na mamahal na nandiyan lang sa kalibig. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Wow! Thank you! Thank you! Joe Gomez! Yeah! Sanya. Just to summarize, for the sake of our foreign guests, he suffered from Ewing sarcoma, otherwise known as bone cancer, stage 2. And then he went on to have chemotherapy for 9 sessions. Unfortunately, it did stop his cancer and it progressed actually to stage 4. And before it progressed to stage 4, he had to have this surgery and they have his arms removed. And so it progressed to stage 4. And then on the 9th session of this chemotherapy, he was able to meet someone from AIM Global. And he took this product, C24/7, mega dosage, and lo and behold, he was cleared from cancer. Really? So can you imagine? Are you proud of our products? Proud.